in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. 801 Online Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Oy, nako. Timing talaga yung request ni ate. Manila Island Girl. Oo, direkto Manila Island Girl ang title, pero Manila Island Girl eh, no? Ang tumanim sa isip ko rin sa kanta habang pinapanood ko yung mga model, yung Chinese, Japanese, in between. Oh, in between daw. Wow. Lang yung mga in between nung wala na kayo kung ano yun. Ah, syempre mga kainuman ni Kapitan dyan, ha? O, pakatapos yung batukan si Kapitan, tagayan nyo ng isang puno sa baso yan. Kamalasing na. O kaso kung ang tinatagay nyo Jean, o puno yun, o kaya lambanog, tagayan nyo si Kapitan ng lambanog para matuluyan na yan. O pero pag beer, tagay gin lang ang ibigay nyo sa kanya. O, pag beer sa inyo, puno yung baso. Kay Kapitan, yung tagay gin lang, yung medyo parang takalin nyo doon sa tansan, ha? Mga dalawang takal lang doon sa tansan, ibigay nyo kay Kap. O, pag beer. Pero pagka lambanog, o isang puno sa baso agad. O, tiyan mo, nagre-request to. Ano yung request nito? Kumanat ka na naman, Kap. Lasing ka na. Si hello si Ann, bakit hanggang ngayon ikaw ang hanap ng puso ko? Kasi lasing ka Kap, kaya si Ann ang hanap ng puso mo. Pag hindi ka lasing, kung sino-sino yung babaeng kakalantari mo diyan, paano iibig sa iyo si Ann? Dalawahan ka. Meron ka pa nga taga Taiwan, binigyan mo ng 26,000, wala ka nang makain, hinayupak na ito. Tapos ngayon babalikan mo si Ann. O talaga Kapitan, paano ka paniniwala? Pero alam mo sa totoo lang Kapitan, ito aminin ko sa'yo. Talagang sinabi sa akin ni Sian, sabi niya Kuya Ram, eto si Kapitan kung magtinulang to at magseryoso, hindi ako magdadala ng isip na mahalin siya. O, sabi ni Sian yun. O, totoo yan. Kasi sabi niya, kaysa naman maghahanap ako ng engineer dyan, kung ano man, di ba? Tapos, kaibigin lang ako. Tapos, bandang huli, sasaktan lang ako. Baka ipatulpo ko pa siya. Oh, sinabi ni Sian yun. Gusto mo, iskreset ko pa. Tapos, sabi niya, mas mainam nang umibig ako sa isang crane operator. Dahil sa crane operator, siguradong iaangat ako nito sa ligaya. Wow. Oh, magaling magpaangat siya si Kapitan ng crane. Oh, crane operator yan dito sa Saudi. Ang galing niya sa mga paangatan, talagang dadaling kanya kung ikaw yung babaeng maswerteng makakapagpatibok ng puso niya. Para kang dinuduyan sa alapa palagi. Para kang nasa tuktok ng crane. Oo, oh, maniwala kayo sa akin. Oo, oh, ganyan yan si Kapitan. Ang problema lang, magaling magpaangat ng crane yan si Kapitan. Ang problema, baka yung kanyang sariling plug pull, hindi na umaangat. Kapitan, umaangat pa ba yung plug pull mo? Ganda-ganda ng kwe. Ba nawala daw radyo niya? Gusto pa yata ulitin yung sinabi ko. Nawala daw radyo niya. Hindi ko problema yon. My God. Oh, nawala daw radyo niya. Saan napunta radyo niya? Oh, hindi naman kami nawawala. Ikaw lang nawawala. Kapitan, ikaw lang nawawala. Baka wala ka ng load. My God. Oh, di ba? Wala ka na yata load. No, kaya oh, talaga abala ka sa ano eh. Abala ka sa kaligayahan namin Kapitan eh. Oh, di ba? Ano, bumalik.
Bumalik na ba yung plug pull? Call! Ayan. Bumalik na ba yung radyo ni Kapitan? Oh. Kapitan, bumalik na ba yung radyo mo? Wala. Ay, nako. Mm-hmm. Kanyari lang na walang tunog daw. Ay nako, hiyaan na natin si Kapitan. Bahala ka dyan. Nagre-request ng kanta. Hindi mo naman ako nung kanta. Ano, gusto mo? Ako pa kakanta para sa'yo. Sobra ka na, Kapitan, ha? Gusto yata nito. Ako pa yung kakanta para sa kanya. Kaya sa mga nasa live, ha? O, dyan, tawa lang kayo ng tawa. Walang problema. Oo. Ang hindi matawa, bungi. Saan na tayo tapos? Diba? Saan na tayo natapos? Ayan. Di ba yon? O, di ba? O, tuloy natin yung kwento. O, tapos si Mrs. ngayon, o. Si Mrs., o. Siyempre, di may player ka ngayon. Ha? Meron ka ngayon, ano? Meron kang, hayaan mo ma-relax muna si Mrs. Kasi nilagyan mo ng ano, kinuha mo yung lotion. Ah, lotion pala to. Kala ko pala man sa tinapay. Tapos nilagyan mo ng ano si Mrs. sa likod. O, nung medyo sa may bandang pigi na, sa may bandang pigi, o. Yung mga hita, sabi ni Mito, oh, ano ma, ako na, kaya ko na yan. Oh, kaya ko, naigo ka na doon. Naigo na nga ako kanina, bago kita sinundo. Ano ka ba? Tap na talaga eh. Naigo ka nga doon, kakainis to. Naigo ka muna. Sabi ka naman, naigo ka. Wala ka, hindi ako tatabi sa iyo. Paano tatabihin si Bolso nasa gitna? So, naligo ka doon. Pinadala ni Mrs. ngayon yung kanyang nakakalagay doon sa mga kung ano, yung lagayan. Basta lagayan. Imagine niyo na lang kung lagayan niyo. Tray. Basket na maliit. Oh. Nandun yung shampoo. Nandun yung sabon. Nandun yung pepe muas. Nandun lahat. Oh. Kung ano man. Oh. May conditioner pa nga eh. Digo si Mister. Ah, pamadali eh. Yung buhos lang eh. Ah, talagang parang ano eh. Kulang nalang ibuhos sa kanya yung isang buong timpang tubig eh. Diba? Pamadali. Baka biglang kagaya ni Kapitan, hindi na tumayo yung plug pole. Taligo, ang bilis. Pag mamadali, nakakuha yung ano eh. Bahala na. Ito, shampoo. Sabon eh. Dulas eh. Tapos kasi doon sa dab. Kasi siya na isa sa Mr. Clean eh. No? Sabong panlaba. O, di ba? Malagkit sa katawan yun eh. My God. Eh, ginamit niya yung sabon ni Mrs. Yung dab. Alam niya, nakakatatlong timba na siya ng buhos ng tubig. Madulas pa rin yung katawan niya. Hindi niya alam eh, may moisturizer yun. Ah. Ano ito kayo matanggal ng ano ko? Pamensyon po. Oh, oh. My God. Pamention daw. Oh, pamention daw si ano, sino to? Yung babaeng hindi ko kilala. Nasa live. Yung bata. Oy, bawal bata rito, matulog ka na. Ito matatanda lang to. Bakit nandiyan ka? Tulog ka na, ining. Bata, nasa live eh. Kaya warning nga mga ibigan ha, yung mga anak, yung mga bata pa. Patulogin nyo na, ha? Oh, wag nyong pakinigin. Mag-headset na lang kayo. Usapang matatanda ito, eh. Dapat namaya pa ito mga alas 11, kaso napaaga. Kaya, oy, bata, matulog ka na. Hello, pamensyo. Oh, na-mensyo na kita, ha? Matulog ka na. Ay, bata dito. Hindi na, naligo si Mister. Nakakatatlong tabong, nakakatatlong timbaan ng tubig, madulas pa rin katawan. Yung pala, dahil dun sa, yun nga, dahap, moisturizer. With moisturizing cream. Programang ito ay hatid sa inyo ng Nivea. Ayun, tapos, nakita yung ano, pag mamadali, shampoo. Eh? Ayan, shampoo yun. Para, pag sinabunutan ako ni Mrs., medyo madulas. Walang ya. Anadampot na shampoo, yung Pepe Wash. Yun ang ginamit na shampoo. Ay, okay rin naman, pwede rin naman siguro yun, di ba? Pepe Wash ginamit niya shampoo. Pwede rin yun, di ba? O kaya amoy na amoy ni Mrs. paglabas, eh.
Baka sabihin nyo, Kuya Ram, di yata pwede yun eh. Eh, tanong nyo kay Ate Sapphire, pingin nyo kung pwedeng pang shampoo sa buhok yun. Ha? Paglabas ni Mister, oh, nalapit kay Miss, tapos na. Nako, bulat siya, oh. Ando, si Mrs. Oh, si Mrs. Nando, nahihikab-hikab na. Katabi si Bunso. Tapos na maglagay ng lotion. Tuyo na rin yung buhok. Katagal lang kasi, nagmamadali si Mister. Eh kaso ang problema, hindi niya matapos-tapos yung paligo kasi madulas pa. O ginamit kasi dab with moisturizing cream. Kaya nakatatlong timba. Eh ang hina ng tulo ng tubig. Ang hina ng tulo eh. Kaya kabusit eh. O, may piyesta kasi dun sa kabilang barangay. Eh naubos yung tubig sa paglilinis ng mga kinatay na baboy manok doon. Kaya nga umuwi si Mrs. makikipiesta eh. Hindi ba lang? Yun. O sa kabilang barangay yun. Dito sa barangay nila. O yun. Eh di nangyari. Yun na. Tiyang nga. Hina ng tubig. Nakatatlong timba si Mister. Buta, pagbalik niya, inaantok-antok na si Mrs. Paglabas niya, tulo-tulo yung buhok niya. Yung buhok niyang amoy pempe muwas. Buta, napitan niya si Mrs. Eh, medyo inaantok. Uy, bakit tulog ka na? Nato ka na ba? Sabi ni Mrs. Ano ba? Oh, pitan mo eh. Medyo hinahalik-halikan mo na. Tan, amoy ni Mrs. Ano ba? Amoy pem-pem ka. Amoy pem-pem semester. Kasi ang ginamit na shampoo, ano yung buhok mo? Amoy... Ang ginamit na shampoo, yung Pepe Wash. Kaya na, may commercial pa sa Pepe Wash, mga ibigan. At bayad ng sponsor sa atin to. Bayad sa ere, yung Pepe Wash. My God. Ayun, no? Si Miss, medyo inaantok-antok na eh. Ano ba, pagod ako sa biyahe? Pagod sa biyahe, saglit lang yun eh. Kung walang galing, dalawang oras lang yun. Hindi ka naman galing Saudi. Saudi, mga 10 oras. O, di ba, Saudi, mga 9 oras pag Saudi. O, Dubai, mga 8 oras. Pagkagaling kang Qatar, 11 oras. O, kasi yung aeroplano, umiikot pa pumain. O, naglalakbe pa papuntang Iran, Pakistan. O, kasi bawal silang dumaan sa Dubai. Kaya umiikot pa, matagal. Ayan. Okay, di, ayun na. Ah, siyempre, mayo. Matulugan ako ni Mrs. Pucha. Dalawa taon at 5 buwan akong hinintay. Tapos ngayon eh, nandiyan na. Abot kamay mo na ang langit. Bigla pang magkakaroon ng sandstorm. Hindi ako papayag na mangyari ito. Kailangang makarating ako sa kalangitan, sa heaven ngayong gabi. Sawang-sawa na ako sa kapitbahay at sa kapitbahay. Sawang-sawa na ako dito sa karelasyon ko si Maria. Kailangan ko nang matikman ang tunay na Maria. Ay, nako. Ayun na. Sana, gihikab na si Mrs. eh. Gusto mo magkape? Timpla kitang kape. Sabi ni Mrs., hindi na ako nagkakape ngayon. Oh, nung umalis ka rito eh. Umagat ang hali hapon, napakatakaw mo sa kape. Ngayon, nung nag-abroad ka lang, hindi ka na nagkakape. Hindi na nagkakape kasi ang tinitira niya ano na yung tea. Tea. Oh, diba? Hindi ako nagkakape. Tea iniinom ko. Naku, napurnada. Walang tea. Alam mo naman ang tea sa atin sa Pilipinas. Ang uminom lang ng tea sa Pilipinas yung may sakit. Oh, yung Lipton tea. Oh, bibili sa tindahan pag may sakit. Oh, inom ka para mainitan ka. Walang kaya si Mister. Oo. Oh. O sige, gusto ko ti, hindi ako nagkakape. Madali, nagbihis, lumabas bahay. Sige, hindi ka kape, wag ka lang makatulog. Sige, gusto mag-ti. Ating gabi na si Aling Iska, kinatok pa eh. Aling Iska, Aling Iska. Medyo ano eh, mapakaramdam ni Mrs. eh, kararating na, ano nga. Natok talaga eh, kahit yung matanda, tulog na eh. Pabili nga po, ti. Ti, para wag lang makatulog si Mrs. Nambulaho pa ng kapitbahay. Bumili doon sa tindahan, ti. Ang timpla, di ba? Kahit hindi pa ganong mainit yung tubig, maligam-gam pa lang, tinimpla na yan. Mahirap na, makakatulog si Mrs. Ti, ayan, dating, oh, tulog na si Mrs. talaga. Tapikin mo ngayon. Tatapikin mo naman. Kaso iba yung tapik ni pare. Oo. Ang tapik ni Kapitan. Kaya ba?
Hindi tinatapik doon sa balika, sa braso. Tulog na eh. Ilik na eh. Pinagdala-dala mo yung tea. Kulang dala. Ibuhos mo para magising eh. Para magising. Buhusan mo. Kunyari, nasagi. Na ano, medyo nagalaw. Brato, magigising yun. Kaso maligam-gam. Kunyari, maligam-gam pa lang. Tinimpla na eh. Hindi pa ganong kumukulo. Ito na ngayon. Kunyari, di ginising. Tinapik. Walang yan. Hindi sa braso tinapik, ha? Gising na. Oh, ito na yung team mo. Alam mo sa tinapik, mga kaibigan? Sa hita. Ang dami tatapikin sa hita pa. Eh, naka-short si Mrs. eh. Naka-short. Bago lagay ng lotion eh. Tinapik sa hita. Eh, ayaw magising. Ba? Yung topic medyo naging himas na. Sabi ni Miss, ako ba? Bukos na nga, pagod ako eh. Saglit lang naman. Saglit lang naman. Ano naman? Pagkakas na kita. O sige, magtika. Eto ngayon, habang nagtiti, si Mrs., napanood mo ngayon, nag-iisip ka ngayon, paano ba? Pagka medyo dito kami sa kama, magigising si Bunso. Pag kumalog, pag medyo kumalo yung kama, baka magising. Burnada. Teka. Parang gusto mo ngayong buhatin eh, no? Parang gusto mo buhatin si Bunso, dadali mo sa kabilang kwarto, doon sa kwarto ng mga kapatid. Lilipat mo ngayon. Parang asagwa naman. Obvious naman, ano, pag binuhat mo, baka sabihin naman sobra, baka sabihin ni Mrs. Krabby ka, atat na atat ka. Baya mo lang. Isip. Ah, hindi. Ano, honey, o oh, darling, kung ano. Nang tayo sa sig matulog kasi, ano, si Bunso, iwanan na natin dyan sa kama kasi sakit na eh. Baka, ano, may lichong kama. Baka maipit. Saan na tayo sa sig? Diba? Kaya mo na si Bunso dyan para hindi, para makatulog siya ng maayos. Tulog na tulog na yun eh. Tara. Miss, ano ba na naman na is, tulog na nga tayo eh. Dito na oh. Gawa ka ng paraan ngayon, no? Kataga mo dun sa baba ng kama, komportable. Yung komportable, komportable talaga si Mrs. Eh. O, maaari, may extra foam, lagay mo. Para hindi masakit ang likod. Para hindi masakit sa likod. Di ba? Tama ba ako? Para hindi masakit sa likod. Lagyan mo ng foam yung sahig. Tapos lagyan mo ng sapid. Kumot yung medyo bagong laba. Lagyan mo ng... Ang ganda kasi na pag may foam, komportable si Macy's. Pag bumayo ka, hindi ganun masakit. Sakit sa likod. Baka mapalakas ang pag... Eto na ngayon, siyempre. Dito na tayo. Pupungas-pungas si Mrs. Sige na nga, dyan na tayo. Dito na tayo. Yun na. Pagigahan ni Mrs. Siyempre. Ipisa ka na ngayon. Medyo yakap-yakap. Tatanggalin ni Mrs. yung kamay. Ano ba? Tutulog na tayo. Ano naman? Tapos ngayon, pagdating. Oh, di ba? Kung ano yung sinasabi mong tao ka? Ha? Awa ka ngayon. Kaya nga tulog na tayo. Siyempre wala kang magawa. Ayaw ni Mrs. eh. Pagod nga daw. Tulog na ko niya. Ano kaya to? Tulog na kaya to? Ikaw naman gising pa. Tulog-tulog ka ngayon. Ayakap. Nakatalikod si Mrs. sa'yo. Ang mukhang yata hindi ako makaka-score ngayong gabi. Ah. Awak-awakan mo ngayon sa... Yung medyo mainit na hininga mo, medyo patatamain mo sa batok niya. Uy! Diba? Yung medyo mainit na hininga. Medyo hihinga mo doon sa batok. Pag medyo gumano ng konti yon, medyo gumalaw, uy, gising pa yun. Siyempre, mani, makikiliti yun eh. Medyo lalapit yung labi mo doon sa batok niya. Kunyari, tulog ka na rin. Medyo gumalaw konti. Gising pa yun. Nakikiramdam mo.
Tapos yung kamay mo ngayon, medyo gagapang na ako saan. Gumagapang, medyo sumasagi-sagi na. Ano ba? Tulog na tayo. Anong ginagawa nitong taong to? Sabihin ni Miss. Sanong, sige naman. Ano nga bang tulog pa si Bunso? Hindi ako makakatulog ngayon. Talong mundan. Diba? Meron ka ba? Wala. Kaso pagod ako eh, sabi ni Mrs. Eh ngayon, eto na. Kasarapan. Umayag. Humarap si Mrs. Wow, pagharap. Boy. Pag humalik ka at medyo lumaban, tuloy mo na. Baka mo siya mi pa eh. Baka magaya ko kayo kay kapitan. Sarap-sarap ng kwento kanina, biglang sulpo. Oh, yun ang matindi ron. Putya, game na, pumayag na si Mrs. Diba? Ayos na. Ayos na sana. Diba? Ayos na, kasi ano eh, medyo, teka, sana, ano kaya, kasi baka medyo magkaanuhan eh, magising si Bunso. Lalagyan mo ngayon ng sound. Para hindi halata. Baka marinig ng mga bata, magising, makasabi, binabangungot yata si si mama. Lalagyan mo ngayon ng sound. Oh. Kasi hindi mo ba yung component? Yung padala mong component. Lagyan mo ngayon ng sound para dire-direcho. Oh, my God! My God. Sabihan mo. Sabihan mo na ako. Ano? Bahala na kayo mag-isip ng kwento ha, kung anong may nangyayari. Pwede mo lang hindi papatayin ka. Oh my God. Hoy, abilin si Ding sa mga naga-live. Sa live na tawa ng tawa dyan, at saka naman sa main chat room na hindi makatayin. Bahala na kayo. Ayun na, magtuloy ng kwento sa isip niyo. Wala nangyayari. Yun na yun, nag-uumpisa na.